So ano pa ba ang pagkakaiba ng American English na ginagamit natin sa Pilipinas at ng Australian English, which is very similar to British English in terms of spelling and sentence construction, although the accent and vocabulary are quite distinct? For example, candy sa American English, sa UK, sweets, and sa Australia, lollies. One example of a commonly used word na ginagamit everyday is reckon. This is a verb which means to think. So, di ba tayo bilang Pilipino na ang ginagamit natin ay American English, sanay tayo na ang ginagamit natin ay, for example, I think this is a good idea. Ganon. Hindi natin sinasabi na I reckon this is a good idea. So, nung dumating ako dito, unti-unti sinasanay ko yung sarili ko na gamitin ng I reckon instead of I think. Para, kumbaga sa ano, nakikibagay ka kasi nandito ka na nga. Another one is letter Z. So, W, X, Y, and Z. Dito, they say it as Z. So, nung tinuturoan ko si Craig ng ABC before, W, X, Y, and Z, para nakakapanibago. Don't get me wrong, pwede mo naman gamitin yung kung ano yung nakalakihan mo. It's just that, kasi nga, kumbaga sa pakikisama, nakikisama ka, or nakikibagay ka. Kasi nga, nandito ka na. And lastly, sa spelling. For example, realize. Tayo, ini-spell natin yan as Z-E sa huli. Dito, ini-spell nila as S-E sa huli. So ako, minsan, pag nagpo-post ako, parang nagdadalawang isip ko, ano ba gagamitin ko? Nandito ako, so dapat S-E. Kaya lang, marami akong friends na makakabasa, dapat Z-E. So parang naguguluhan ako. Pero okay lang. Naiintindihan naman na iba ang British English at iba ang American English. So yun lang.